Ang pangalan ng Diyos sa ating bilang bayan ng Diyos. Naniniwala tayo na tayo ay bayan ng Diyos at kaugnayan tayo sa kanyang pangalan. At ang totoo niyan, ang bansang Israel, nabanggit din nga niya na sila po ay tinawag sa pangalan ng Diyos. Pero kung titignan mo, ang tawag sa kanila, Israel. No? Ang tawag sa kanila, Israel. Walang nakarugtong na Jehovah. O Jehovah's Israel. Wala. O Israel of Jehovah. Wala. Basta Israel lang. So, ito ba? Bilang bayan ng Diyos, gusto ko rin sabihin sa inyo na importante rin na dapat nating matutunan. Baka kasi sabihin niya yung ating mga binabasang libro. Binabasa nating libro ay mga luma na. Pero mamaya natin siguruin yun. Kung importante, itong gusto kong question na sa rebuttal niya ay sagutin niya. Hindi ito challenge or anuman. Basta, pag-aaral, di ba? Kasi, total, nandito na tayo. Examine our faith. Pag mali, di mali. Pag tama, tama. Kung importante yung pangalan ng Diyos na personal ha, sa kaligtasan. In fact, sa Old Testament, lumitaw ito ng more or less 7,000 times. Bakit sa New Testament, ni minsan hindi lumitaw ang pangalan ng Diyos kahit sa form niya na original na tetragrammaton na YHWH. In fact, sa kanilang libro na yung libro nila na Divine Name, no? The Divine Name That Will Endure Forever, it's not a book, it's a booklet. Sabi rito, with the Christian Greek scriptures or the New Testament, no ancient Greek manuscript that we possess today of the books from Matthew to Revelation contains God's name in full. Kagaluhin natin, kapag titignan sa libro nila, ha, sa kanilang booklet, pag titignan natin sa New Testament ng ating Bible, walang ancient Greek manuscript. Pag sinabi ancient Greek manuscript, ito yung mga kopya ng ating New Testament. No? Greek manuscript ang pinag-uusapan dito. It's not a translation. Wala. No ancient Greek manuscript na hawak natin ngayon mula sa book ni Matthew to Revelation contains God's name in full. Eh kung importante yan, ayon sa theology na narinig natin sa kaligtasan na bigkasin yung buo yung pangalan ng Diyos, bakit sa New Testament wala? Sabi ng kanilang libro mismo. Ang maaaring sinasabi nila dyan ay, kasi nakorrupt na yung New Testament. Ang alam ko dapat magsabi niyan, mga Muslim. Pero kung tayo ay Christian, hindi natin papayagan na ang ating Bible ay makorrupt. Hindi papayagan ng Diyos kasi the Word of God endures forever. Sabi sa Isaiah chapter 40 verse 8, the Word of Jehovah endures. Ito'y mananatili magpakailanman. No? So, ito'y isa sa mga malaking katanungan na gusto rin nating itanong sa kanya. Ngayon, number two, preaching of the kingdom. Wala naman tayong tutun dito kasi we as an Adventist, naniniwala din po tayo doon sa prayer na let your name be sanctified and your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. They also preach it, we also preach it. So sabi niya, itong palatandaan ng tunay na relihiyon, tayo rin pala ginagawa natin. So si tunay na relihiyon din tayo. Pero hindi nga pwede maging tunay na relihiyon yung dalawa. So papasok na naman dito yung interpretation. Sino yung may tamang understanding based on the documents and evidences? No. Kanina, nakita natin pareho kaming gumagamit ng pangalan, so pareho kaming tama, pero hindi pwede. So, it depends on how we understand it. So, pinresent ko naman sa inyo ang mas modified understanding na huwag tayo mag-i-stricto sa paggamit ng pangalan ng Diyos kasi dalawa ang meaning ng name sa Bible. It can refer to pronunciation and reputation. Ano? Dito sa preaching of the kingdom, tayo mga Adventists, actually, we believe in the preaching of the kingdom. Matthew 24:14. We preach the gospel of the kingdom. Naniniwala din po tayo bilang mga Adventists na ang paradise na naiwala sa Genesis because of sin ay i-re-restore uli dito ng Panginoon, dito sa lupa. Yan ang maganda at nakita kong common belief ng Jehovah's Witnesses at ng Seventh-day Adventists. Itong nakita kong maganda at kung meron tayong makakausap ng mga saksi, itong maganda talagang point. Let them speak to us
and agree with this term. Na naniniwala tayo na God will restore the paradise in this earth through His kingdom. Totoo naman. Daniel 2:44, favorite verse natin yan pagka dinidiscuss natin yung prophecy ni Daniel sa Daniel 2, yung estatwa. Sabing ganon, sa araw ng mga haring iyon, ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian at gigibain ang mga kahariang ito dito sa lupa at ang kahariang iyon ay mananatili magpakilanman. That is the kingdom na pareho nating pinaniniwalaan. Okay? So, the preaching of the kingdom, ito ngayon ang magkapareho. So, saan tayo nagkaiba ngayon? Ayan, dito tayo sa saan nagkaiba. Unang-una, yung preaching of the kingdom na tinatawag po rito ay pareho tayo. We all believe that God will restore the paradise here on earth. Actually, pare-pareho tayong mapupunta sa lupa eh. They believe that they will inherit the paradise here on earth. We also, Adventists, ang pinakaiba lang natin, tayo kasi, magbabakasyon muna sa langit sa loob ng isang libong taon. At pagkatapos ng 1,000 years, bababa tayo kasama ng New Jerusalem. And then, pagbaba natin sa earth na ito, nilinis na ng Diyos ang lupa mula sa kasalanan. Pagbaba natin, Garden of Eden na ito. Sa Jehovah's Witnesses, ibang interpretation nila. Sila mismo ang magko-convert sa lupa para maging Garden of Eden. During 1,000 years, sila ang magbubungkan, magtatanim ng lupa, and at the same time, yung mga patay mabubuhay. No? Naisip ko nga nun, biruin mo how exciting it is, habang nagbubungkal ka ng lupa, habang nagpapala ka, yung mga patay naman bumabangon sa lupa. So sabay-sabay, di ba? Sabi nga, plants versus zombies. Pero, kidding aside, we believe as an Adventist na bababa tayo dito sa lupa na nirestore ni God yung paradise at Garden of Eden, tsaka tayo magtatayo ng sarili nating bahay, wala ng kamatayan, wala ng kapighatian, wala ng sakit at anong paman. We will all here on earth. Kaya lang ito ngayon pinagkaiba. Sila, they all believe that they will inherit the earth in the new heavens and new earth. Tayo, ganun din. New heavens and new earth. So, papayag ba naman siya na sa bagong langit, bagong lupa, may saksi ni Jehovah pa rin at merong Seventh-day Adventist? Siyempre, hindi. Dapat, isa lang talaga. So, let the Bible speak. Let the Bible decide. Pagdating sa bagong langit at bagong lupa, may saksi ni Jehovah ba at Seventh-day Adventist? Hindi po. Isa lang po ang makikita doon na sumasamba sa Diyos. Okay? Sabi rito sa Isaiah chapter 66, verse 22 and 23. Sapagkat, ito Bible po nila, New World Translation. Sabi rito, sapagkat kung paano ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking ginagawa ay mananatili sa harap ko, ang sabi ni Jehova, gayon patuloy na mananatili ang supling ninyo at ang pangalan ninyo. At tiyak na mangyayari mula sa bagong buwan hanggang sa bagong buwan at mula sa Sabat hanggang sa Sabat ay paroroon ang lahat ng laman upang yumukod sa harap ko, sabi ni Jehova. 5 minutes. Ayun, salamat. May 5 minutes pa. Ano po ang tunay mananamba daw sa bagong langit at bagong lupa? Meron ba rin parehong saksi ni Jehovah at Sabadista? Wala ho. Naniniwala ako, based na binasa natin talata, ang nando sa bagong langit, bagong lupa, mga Sabadista, Seventh-day Adventist. Kasi ang sabi rito, yung mga sasamba daw kay Jehovah, ha? Kasi ginagamit din naman natin Jehovah. Sasamba daw sa harap ni Jehovah, sa bagong langit at bagong lupa, ay sila po ay kumikilala sa Sabat. Kaya nga sabi ito, hanggang sa Sabat, hanggang sa panibago. So, therefore, they are Sabbath keepers. You know? So, kung may bayan man ang Diyos na nangangaral ng kaharian, I believe that this is the Seventh-day Adventist na magmamana ng new heavens and new earth na sa kaharian ng Diyos because they are Sabbath keepers. Kahit sa bagong langit, bagong lupa, may Sabbath. No? Kaya ngayon pa lang, ang mga Seventh-day Adventist, we keep the Sabbath kasi pinapractice na namin kung paano namin gagamitin ang aming buhay pagdating sa new heavens and new earth to worship Jehovah. So, kung meron mang true worshipers si Jehovah, they are the Sabbath keepers. Since I have 5 minutes, sabi niya kanina, sa presentation niya, ang bansang Israel, kaya sila nilipol kasi they break the Ten Commandments. Binasa nga, ginamit na niya Exodus chapter 20. And if you read Exodus chapter 20, that is the Ten Commandments. So, ang tunay na bayan ng Diyos, ayon sa kanyang explanation, kailangan hindi nagbe-break ng law. Di po ba? Ngayon, tanungin natin sa ating sarili, sino sa amin ngayon ang tunay na bayan ng Diyos? At sino yung kagaya ng Israel na lumabag sa 10 utos? Kasi, present niya sa unang presentation, if you remember, ang Israel, bayan sila ng Diyos na pinili, binigyan sila ng tipan, God gave them the Ten Commandments, Exodus chapter 19 and 20 yung kanyang presentation. Yung 20, nung binigay yung Ten Commandments, kaso brinake nila, kaya sila ay pinabayaan ng Diyos. Kaya nga sabi ngayon, sila ay naging ligaw,
sila ay naging tiwangwang. Bakit na tiwangwang ang Israel? Because they break the Ten Commandments. So, kung gusto mong maging gaya ng bayan ng Diyos at hindi maging tiwangwang ang inyong organisasyon, you must follow and keep the Ten Commandments. Amen. So, dito masasabi ko na I am secure and blessed to be a Seventh-day Adventist kasi hindi namin tinutularan ng bansang Israel na they break the Ten Commandments. And if you keep the Ten Commandments, you are showing your respect to God's reputation. No? Hindi lang yung bigkas na pangalan. Kasi pag ni-break mo, the Ten Commandments is the expression of God's character. Pag break mo kahit isa dyan, you break all law, you break God's reputation. So hindi ka magiging bayan ng Diyos pagdating sa bayan niyon. In fact, sa kanilang mga libro, merong patutuo na talagang they know the Ten Commandments and they should follow the Ten Commandments. Dito po sa kanilang libro na Enemies, no? Sabi rito sa Yearbook 1975, sa page 169, Jehovah's Witnesses respect the flag. Their biblical obligations and relationship to God is strictly forbid them to salute any image. To Jehovah's servants, this would be an act of worship contrary to the principle set forth in the Ten Commandments. Sabi nila, kaya pala hindi siya sumasaludo sa bandera kasi nagbe-break sa Ten Commandments. So they keep the Ten Commandments na lang. So if they keep the Ten Commandments, why they don't keep the Sabbath? Bakit hindi nila kinumpleto? So hindi kaya maiwan din silang tiwangwang kagaya sa Israel. So I hope that it won't happen to them. Maging faithful tayo para hindi mo tayo iwanan ng Panginoon at we will inherit God's kingdom. So meron siyang sinabi tungkol sa third one, yung mga celebrations. Mayroon pa minutes pa ba ako? One minute. Pero sige, mamaya na lang yun. Sabi, battle ko na lang yun. But I here presented you na kung ang bayan ng Diyos ay makikilala sa pangalan ng Diyos, we, as the Seventh-day Adventists, we also inuugnay natin nating sarili sa pangalan ng Diyos. Not in pronunciation, but in reputation. And number two, we are called also in His name. And number two, we are preaching the kingdom kasi hanggang sa langit, we keep the Sabbath. Part ng preaching of the kingdom is Sabbath keeping. Mm-hmm. Ano po, hindi po pwede nating iwala yan. So if we really love God and keep His reputation, we should keep and follow His commandment. At ako, safe ako, I know na hindi ako nagkamali na dito sa Seventh-day Adventist. Okay, thank you very much, Brother Ronald, sa first presentation, paglalahad ng kanila po magkabilang panig. So ngayon po ay nasa ikalawang bahagi po tayo. Ito po ay rebuttal. So, rebuttal in 20 minutes kay Brother Vincent. At pagkatapos ni Brother Vincent, rebuttal again para kay Brother Ronald Davidos. After nito, ito na po yung inaabangan nating cross-examination. Okay po, so atin po ibigay ang 20 minutes rebuttal for Brother Vincent Aruda. Bro, time. So, ano yan? Amin ko na yung kanyang mga rebuttal. Rebuttal time. So, doon kanina, sa mga karamihan, nakita ko doon sa unang presentation pa lang, laro siyang tutol sa Jehovah, di ba? Sila tutol. At naunawaan din pala ninyo, ni Ronald, na ang tinutukoy ko doon ay hindi lang naman yung personal pronunciation, kundi meaning. Alam niyo ba kung paano ipinakilala ng Diyos ang kanyang meaning doon sa kaninang presentation na inilahad ko? Doon sa Eksodo na binasa ko sa inyo. Hindi pa pwedeng hindi alam ni Paraon yung pronouns ng Jehovah. Eksodo 5:2. Pero binanggit, hindi ko to kinikilala. Ayaw niyang kilalanin, di ba? So, paano ngayon ipinakilala ng Diyos yung kanyang sarili sa pangalang ito? Doon sa 7:5, binanggit. At sinabi ko kanina, sa pagpapatuloy, makikita natin kung paano kumilos ang Diyos para to pa rin ito. Dahil sa patuloy na pagtanggi ni Paraon, ang sabi doon, ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehovah, noon, hindi ako nagpakilala sa kanila. So ano ang tinutukoy dito? Hindi yung pronunciation ng pangalan, kundi yung binitawan niyang salita na payaunin ang bayan ng Diyos sa pagkaalipin sa Ehipto. So walang naging difference, ano? Walang naging difference sa paniniwala na sinasabi ni Ronald. At siya mismo umagree. Nakita naman ninyo. Agree siya at hindi rin siya tutol sa Jehovah. Pero may binanggit siya. Sa publications namin, may kinalaman sa YHWH o Yahweh at Jehovah.
Gusto kong malaman ninyo ng organizations ng mga saksi ni Jehovah ay patuloy ang pagsulong nito. May kinalaman sa mga research. Ngayon, malinaw na ang Tetragrammaton, YHWH, ay ang personal na pangalan ng Diyos. Hindi lang ito basta personal na pangalan ng Diyos. Tumutukoy ito sa kanyang reputasyon at dito nakapaloob lahat ng kanyang mga salita sa pangalang ito. Halimbawa, yung layo, sasabayin ko na rin, ano, may kinalaman doon sa Restoration of Paradise. No, Restoration of Paradise. Yung difference na binanggit ni Ronald, sa inyo, 1,000 years, aakit muna sa langit. Anong mangyayari sa lupa? Tinuturo ba? O hindi naman naging klaro, no? Kung ito ba ay mapupugnaw? Samantalang sa itinuturo ng mga saksi ni Jehovah, gaya ng sinabi niya, sino magre-restore? Yung mga tao rin. Alam nyo, sa totoo lang, kaswatong kaswato ang paniniwalang ito namin, may kinalaman sa orihinal na layunin ng Diyos sa lupang ito. Bakit? Ano ba ang utos kina Adan at Eva that time? Sayon nyo na tayo, no? Sa Genesis, Kabanatang 1, babalikan natin yan. Kung paano talaga yung actual, ano? Ayon sa reality na binabanggit ng Biblia. Sabi ng Diyos sa ganito, 1:28, ano? Gayun din, pinagpala sila ng Diyos at sinabi ng Diyos sa kanila, magpalaanakin kayo. In reality, dumami tayo, di ba? Magpalaanakin kayo at magpakarami at punuin ninyo ang lupa at supilin na yon. Hindi sinabing apawa ng lupa, punuin lang. No. Kasi kailangan sapat lang ang dami ng tao. Kasi marami nagsasabi, may everlasting life, ang dami, dadami ang tao, no. Sabi, punuin lang. Bigyan ko kayo ng illustration, ano? Kung ang baso nyo, sinahod nyo sa tubig, sa gripo, pag napuno, anong ginagawa natin? So, pinapatay, sapat lang. So, yun lang ang layunin ng Diyos sa lupang ito. Masapatan ang pangangailangan ng mga tao at ang dami ng tao sa planetang ito na maligaya, malayo sa katulad na nararanasan nating buhay sa kasalukuyan. At ito pa, magkaroon kayo ng kapamahalaan sa mga isda sa dagat at sa mga lumilipad na nilalang sa langit at sa bawat nilalang na buhay o na gumagala sa ibabaw ng lupa. So, anong napansin natin dito? Ang pangangasiwa sa Eden that time, na kaninong obligation? Sa tao, di ba? Kinadan at Eva. Tama po kayo, ate. Kinadan at Eva. Dahil sila pa lang ang tao that time. Imagine nyo, ate, ikaw, nandun sa Eden. Halimbawa, ganito lang kalaki yung Eden. Eh, ang utos sa inyo, magpakarami, magpalaanakin. Pipilitin mo ba na yung tirahan mo, ganun lang kaliit? I-expand mo, hindi ba? Yan ang realidad na layunin ng Diyos sa lupang ito. Nais niya na ang buong planetang ito ay maging isang pambuong globong paraiso na pinaninirahan ng maliligaya at matwid ng mga tao. Yan ang realidad. Hindi automatic pagbagbaba ng bagong Jerusalem, kung literal man na tinutukoy ninyo, ito ay Jerusalem, malayong malayo sa orihinal na layunin ng Diyos. Bakit kailangan pang umakyat sa langit para i-restore ang lupa, samantalang ni-resolve lang naman ng Diyos ang problema sa pamamagitan ni Hesus Kristo? Napakasimple ng sitwasyon kung tutuusin, mga kaibigan, para sa Diyos, bilang Diyos na matalino, bilang Diyos na makatarungan, at bilang Diyos na makarunungan, Diyos ng karunungan. Kung ikaw, pintor ka, kuya, napakadalubhasa mo sa painting. Nabutas yung painting mo. Pabasakin mo ba yung painting nyo? Hindi ka matalino. Ang Diyos, Diyos ng katalinuhan, Diyos ng karunungan, sa orihinal na layunin niya, yun pa rin. Hindi nagbago yan. Isaiah 55:11. Alapunin nyo yan. Isaiah 55:11. At sa panteksto, ano? Tito 1:2. Hindi maaari magsinungaling ang Diyos. Kung nalaman ninyo na itinuro, mga kaibigan, no, na lupang ito ay mawawasak, papalitan ng bagong lupa, mabibigo ang salita ng Diyos. Mababali yung binanggit nating teksto. Bakit? Yung pangako, may kinalaman sa paraisong lupa, saan nakasentro,
Sa bagong lupa ba? Na tinutukoy ng iba? Hindi. Etong planet Earth na tinitirhan natin. Kaya hindi pa pwedeng mabreak ang Diyos. Bilang Diyos ng karunungan at pag-ibig, yan ang orihinal na nilayon niya sa planetang ito. Sa pasimula pa lang, at nakikita natin ang reality nito. Sino mga kasiwa? Kung hindi nagkasala si Adan at Eva, ano kaya ang kalagayan ng planetang lupa? Hindi ba't paraiso ito? May kinalaman sa Sabat na tinukoy ni Mr. Ronald. Naintindihan ba natin ang kahulugan nito? Nais kong linawin na uugnay ang Sabat na ito sa sagradong kalooban ng Diyos sa lupang ito. Ano yon? Ang maging paraiso ang buong lupang ito. Anim na araw na gumawa siya at sa ikapitong araw, nagpahinga siya. Kasi ang kahulugan ng Sabat, kapahingahan, huminto, tumigil, pahinga. Yan ang kahulugan niya. Bakit huminto ang Diyos sa ikapitong araw? Hindi naman siya napagod dahil taglay niya ang saganang at dinamikong lakas bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit siya huminto? Gaya ng binanggit ko, nauugnay yung ikapitong araw na iyon sa sagradong kalooban ng Diyos. Na ano yon? Na ang lupa ay maging paraiso. Pero ano nangyari? Natupad ba yung Sabat ng Diyos? Natutupad na ba? Hindi pa, di ba? Kasi nagkasala si Adan at Eva. So, paano tutuparin ng Diyos yung Sabat na ito? Yung kapahingahan na yon, mga kaibigan, hindi lamang ang tinutukoy na katuparan ng Sabat na ito ay kapahingahan sa mga trabaho na ginagawa natin. Hindi. Kundi sa kapahingahan mismo sa kasalanan na naidulot ng ating unang mga magulang. So, paano ni-restore ng Diyos ito? Isinaayos ng Diyos. Genesis 3.15. Nagpadala siya ng isang binhi. Sino yun? Si Jesucristo. Na inatasan niya upang maisa katuparan. Kaya dun sa Marcos, Kabanatan 2, 27 at 28, angkop lang na tawagin natin na si Jesucristo ay Panginoon ng Sabat. Dahil siya ang appointed ni Jehovah. 1,000 years yun sa planet Earth. Hindi kailangan umakyat ang tao sa langit. Magtatrabaho ang mga tao na makaliligtas. Kung mapapansin ninyo, ang pattern na binabanggit ko sa inyo, maraming beses ang bayan ng Diyos nawasak, 607 BCE, 70 CE. Pero ano nang nangyari? May nanatiling mga nalabi na patuloy na nanatiling tapat. Kaswato nito, kapag winakasan ng Diyos ang lumang sistema ng mga bagay, ang mga nalalabi na natitira na narito sa lupa, kayang-kayang bantayan ng Diyos upang hindi mapahamak. At sila ang i-appoint katulad ng utos, magpapatuloy ng iniutos kinada ng Teba. Ano? Ganun lang kasimple. E pagpapatuloy nila yung utos na supilin, kalatan ninyo ang lupa, pangasiwaan ninyo ang lupang ito. Hindi ba't magiging isang kasiyasiyang trabaho kumpara sa atin? Halimbawa, walang gutom, walang pollution, pero nagtatrabaho, pero kayo, papipiliin ko kayo, ano mas gusto nyo? Kain tulog o yung may ginagawa? Di ba? Kaya, ang pagre-restore sa paraiso, mga kaibigan, katulad na katulad ng orihinal na layunin ng Diyos, kinada na Teba, tandaan po natin, tulad na katulad ng orihinal na layunin ng Diyos. Sila ang inatasan ng Diyos na mga siwa sa lupang ito para maging paraiso ito. Ganun na ganun pa rin. Sa tao pa rin. At kung tutusin, pag binanggit natin ang Biblia, binasa natin sa Biblia yan, ang langit, kanino ibinigay? Para sa Diyos lang yan, sa mga espiritong nilalang. Samantalang ang lupa ay ibinigay niya sa mga anak ng tao. O, basahin natin ano? 115:16 ng awit. Kung tungkol sa langit ay kay Jehova, ngunit ang lupa ay ibinigay niya sa mga anak ng mga tao. So, maraming bagay ano, na pwede nating patalakay. Pero ang lahat ng mga bagay na yan, makikita natin ang parisan yan sa Biblia. Ikaw, Uya, mag-a-abroad ka pa ba? Halimbawa lang, kung may kakayahan ka namang mamuhay ng maligaya dito sa Pilipinas kasama ng pamilya mo, nailalaan mo yung sapat na pangangailangan para sa pamilya mo, aalis ka pa ba?
matalinong kaisipan ang bagay na ito. Hindi ba? Ngayon, nilalayon ng Diyos sa lupang ito, walang sakit, walang kamatayan, na ayaw nating nararanasan sa kasalukuyan. Ganyan ang kalagayan sa planetang lupang ito. Bakit kailangan pa nating lumayo, pupunta sa langit? Ulitin ko, no? May kinalaman sa lupang ito. Nais kong idiin. Hindi pwedeng mabigo ang salita ng Diyos base sa Isaiah 55:11, Tito 1:2. Nilarawan yun sa Jesus, eh, kung atras pa tayo sa isang ulan, sa ulan. Ang ulan, pag bumuhos, pwede bang magpreno yan? Oh. Hanggang dito lang ako. Balik ako. Hindi, di ba? Tuloy, diretso yan. Ganyan inilarawan ng salita ng Diyos. Tulad ng ulan. Hindi pwedeng magbago yan. Eh, sinalita niya na, ipinangako niya na ang maninirahan dito ay mga ninuno ni Adan at Eva. At ang planetang ito mismo na tinitirahan natin sa kasalukuyan, yung may bitaw na pangako. Pag ito nawala, sira ang pangako ng Diyos. Ganun lang kasimple. Tungkol naman sa tetragrammaton, ulit, babalikan ko, sa pangalan Jehovah, ulitin ko lang. Patuloy ang research ng aming samahan tungkol sa bagay na ito. At pinatutunayan, maging sa Griego, ginamit yan. Kung aalamin natin yung tinatawag na Septuagint. No? Yung Septuagint, mga kaibigan, isang pagsipi ito mula sa Hebreong kasulatan tungo sa Griego. At ang Panginoong Hesus mismo ang talagang makikita natin na gumamit nito. Bibigyan kayo ng mga example, ano? Na ginamit ito malaya ng ating Panginoong Hesus. Mateo 4:7. Saan galing yan? Deuteronomio 6:16 yan. Lista nyo, no? Comparison nyo. I-compare nyo. Mateo 4:4, Deuteronomio 8:3. Doon galing yan. Mateo 4:10, Deuteronomio 6:13 yan. Doon galing yan. So, sinipi yan, ano? Mula sa Hebreo, nakasulatan, tungo sa Griego. Marcos 12:29, Deuteronomio 6:4. Pinanggalingan yan. Marcos 12:30, Deuteronomio 6:5. Kaya paano natin masasabing hindi ginamit ng ating Panginoong Hesus ang pangalang iyan? Hindi lang basta ginamit, ipinakilala ito. Pinakilala, Juan 17:6, Juan 17:26. Tandaan natin, hindi lang yung pagkaalam ng personal na pangalan, ano, kundi yung reputation. So, paano natin magagawa? 5 minutes. So, paano natin ngayon magagawa na maingatan ang reputation ng Diyos? Sabi ni Ronald kanina, pagsunod sa kautusan. Tama. Lahat tayo ay magiging agree sa bagay na ito. Pero kung maunawaan natin kung nasa anong tipan tayo sa kasalukuyan, mga kaibigan, wala tayo sa tinatawag na lumang tipan. Yung Ten Commandments at lahat ng bahagi ng mga kautusan, tinatawag na lumang tipan kautusan, lumang tipan. Nasaan tayo? Bagong tipan. Ilista natin. Jeremias 31:31, Hebreo 8:10. So, paano na saan nakasulat ang lumang tipan? Sa tapyas ng mga bato. Saan naman nakasulat ang bagong tipan? Sa puso. At paano na isulat sa puso? Sa pamamagitan ng mga halimbawa at turo ng ating Panginoong Hesus. Ano yung iniutos niya na sumasaklaw sa buong kautusan? Mateo 22, Kabanatang 36 hanggang 40. Yung pinakadakilang pag-ibig, dalawang utos. Pag-ibig sa kapwa, gaya ng iyong sarili, pag-ibig sa Diyos, ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Sa ganito nakasalalay ang mga kautusan at mga propeta. At marami mga bagay na kautusan na iniuulit sa Kristiyanong Gregong kasulatan maliban sa Sabat. Bakit? Sapagkat ang Sabat, gaya ng binanggit ko sa inyo, may kinalaman ito sa sagradong kalooban ng Diyos na ang hinihiling para sa atin sa kasalukuyan ay ano? Abutin ito, bisabihin, pumasok. Sa paanong paraan pumapasok ang bayan ng Diyos sa Sabat na ito? Sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa bagong utos o bagong tipan na inilaan ng ating Panginoong Hesus. Kung susundin natin ito, makaliligtas tayo sa galit ng Diyos sa malapit na hinaharap. At the same time, no? At the same time, makikita natin na si Jesucristo bilang Panginoon ng Sabat, ay tunay na pagpapalain tayo.
Kaya ibang, malaki ang difference. Although may mga sinabi kanina si Ronald na same. May kinalaman sa Jehovah, malaking talakayan pa yan. Pero kung isasalin, sinalin, mga kaibigan, bibigyan kayo ng kulo, no? Ang tetragrammaton, kapag ginamit ang translation, mother word, ng Greek, no? Mababasa yon yung tetragrammaton na tumutunog doon sa pangalang Jehovah. At the same time, ang mga pangalan ay napakahalaga. Halimbawa, bibigyan ko ng example. Si Abraham, ang dating pangalan nito, Abram. Samantalang si Sarah, ang pangalan nito ay Sarai. Alam niyo ba ito? Bakit pinilitan ng Diyos ang pangalan ni Abraham o ni Abram na maging Abraham? Dahil sa gagampanan nitong papel bilang ninuno ng karamihan. Yun ang kahulugan, pangalan niya. So, kumakapit na ang pangalan ay nangangahulugan, may kinalaman sa kung ano yung gagampanan nito. Ang Jehovah ay nangangahulugang maging pandiwa, verb. Verb ito, action words. Kaya, base sinabi ko sa inyo, Isaiah 55:11, base sa pangalan ng Diyos, matutupad ang lahat ng sinabi niya. Kasi yun ang kahulugan ng pangalan niya. Magiging gayon, lahat ng sinalita niya, matutupad. Kaya ang pangalan Jehovah ay nagiging garantiya nating lahat na matutupad lahat ng kanyang sinalita at nilayon sa planetang ito. Wala na, brah? Ilang minuto pa? 1 minute? Ah, tama lang. Isang minuto na lang po. At so, thank you very much, Brother Vincent Aruda, sa kanya pong rebuttal. At ngayon po ay bibigay po natin ang panahon naman sa rebuttal. Aside po ng Seventh-day Adventist, Brother Ronald Ubidos. Pagkatapos po nito ay ang palitan na po ng cross-examination ng magkabilang panig. Brother Ronald, sa iyo na po ang time for your rebuttal. 20 minutes. 20 minutes rebuttal po. Okay, ready? Ready na po. Thank you very much po sa ating magandang pag-aaral, no? Pag-uusap. Basta tingnan nyo lang kung sino po sa amin ang may pinipresent na evidence at sino yung merong matibay na argument. Iba ho kasi yung argument o iba ho yung evidence sa proof. Hindi ka ho pwede mag-produce ng proof. Ang proof, yun po yung resulta kung merong evidence. Pero kung walang evidence, kahit sabihin mong proof, hindi nagiging proof. Ano? Kaya I make sure na yung mga sinasabi ko po rito ay may evidence. Ngayon, like what I'm expecting sa ating kaibigan, sabi nga niya, maaring yung mga binasa natin di bro, na katulad kanina na sinasabit inaamin na mali ang Jehovah. It's a wrong spelling. At mas tama, mas superior ang Yahweh. So parang pagkaunawa ko, ito ay yun ang pagkaunawa ng mga saksi noon. Kasi ang kaalaman ng saksi ni Jehovah ay progressive. Progressive revelation. At yan din naman din yung mga paliwanag ko noon nung ako'y saksi pa. Para ma-justify ko na oo, may mga mali sa libro namin, pero ang liwanag kasi ay patuloy na sumisilaw ayon sa Kawikaan 4:18. Kaya, para sa akin, walang dating yon. Pero nung na-realize ko, hindi pala yun ang definition ng progressive revelation mismo ng Watchtower Society. Sa Watchtower Society, pagka sinabing progressive revelation, kung ano yung katotohanan ngayon, dapat hindi sumalungat sa dating liwanag na pinaniniwalaan nyo. Kaso ang problema ngayon, makikita natin sa interpretation nila, maaaring meron silang mali noon, pero ngayon, ito na ang tamang interpretation, mali na yung dati. Paano tayo makakatiyak na sila ngayon yung bayan ng Diyos at paano natin matitiyak na yung kung ano yung interpretation nila ngayon ay yun pa rin yung interpretation nila sa mga susunod. Baka mabago na naman. Kasi kung bayan ka ng Diyos, meron kang patnubay ng Diyos, God is dati mong alam na katotohanan. Never extinguish the older light but adds to it. So it is with the light of truth, the true increase is by adding, not by substituting for one another. So ang tunay daw na liwanag, progressive revelation, dumadagdag yung liwanag. Kumbaga sa kandila, maglagay ka ng isang kandila sa madilim na kwarto, may liwanag pero hindi pa sapat. Ang gagawin mo, magdadagdag ka pa ng isang kandila, medyo mas maliwanag na siya, nadagdagan yung liwanag na una, pero hindi mo papatayin yung unang kandila. Sa kanila, ganun na nangyari. Pinapatay yung unang kandila, maglalagay ng panibago. Papatayin yung kandila, hanggang lumalabas, in the end, isa lang yung kandila. Samantalang sabi sa kanilang mismong definition, sa kanilang watchtower,
ang definition ng progressive revelation, pagka hindi sapat yung kandila, magdagdag ka ng isa, lalong liliwanag. Magdagdag ka ng pangatlong kandila, hindi mo papatayin yung mga una, hanggang makapitong ilaw ka, makapitong kandila, mas maliwanag na. Yun ang tinatawag na progressive revelation. Dumadagdag ang liwanag, hindi nababawasan. Okay. Ito nga po ang problema na nakita ko. Kaya, I decided to leave the Watchtower Society kasi paano ko masasabing ito yung bayan ng Diyos? Eh, pabago-bago ng turo at paniniwala. Magbibigay ako ng example sa inyo ng pabago-bago, patay-sinding liwanag. For example, ito, nung ako'y saksi, pinagtatalunan namin to eh. Yung kanilang paniwala, yung Sodom at Gomorrah, yung namatay doon sa Sodom at Gomorrah, ang tanong, anong paniwala ng mga saksi noong 1879 to 1951? Sabi nila, ang Sodom at Gomorrah na namatay doon, sila ay bubuhayin. They will be resurrected. Yes, bubuhayin to at bibigyan ng pag-asa. Pero pagdating noong 1952 at 1964, sabi ng kanilang mga leaders, ay, hindi bubuhayin. So, iba na kaysa doon sa una, bubuhayin. Biglang noong 1952, hindi bubuhayin. Pagdating noong 1965 to 1988, ay, oo, bubuhayin sila, bubuhayin. Pagdating noong 1988, ay, hindi bubuhayin. So, ang tanong, ang Sodom at Gomorrah, bubuhayin? Sabi nila lang una, oo. Sabi noong 1952, hindi. Noong 1965, oo. Noong 1988, hindi. Yan ba masasabi natin progressive revelation? It's not a progressive revelation. It's contradiction, contradicting revelation. Pagka ganun ang samahan, pabago-bago, nakakatakot. Nakakatakot. Kasi anong kasiguraduhan natin? Baka mamaya, yung palang turong pinaniniwalaan ko ngayon, pagdating ng year after 10 years, iba na naman. Ang Diyos ba nagbabago? Hindi ho, nagbabago ang Diyos. Kaya, mismo sa definition nila, ako, hindi stable ang teachings ng Jehovah's Witness. I'm sorry to say that. Hindi stable. So, doon ba natin i-rest yung hope natin? Diba, pagka mag-rest ka ng hope ng salvation at buhay ng walang hanggan ang nakasalanay dito, you rest your hope doon sa matibay na batayan. Hindi nagbabago. Hindi po ba? So, isa yan sa mga gusto ko na maliwanagan natin, mga kaibigan at mga kasama. Okay. Alright, since this is the rebuttal time, so na-define ko na sa inyo kung ano ang tinatawag na progressive revelation. Ngayon, ito ngayon ang isa pa na gusto kong liwanagin sa aking natitirang mga oras. Yung tinanong niya tayo kasi ang belief ng saksi nga, sila, hindi sila akit sa langit eh. Okay? So, sa pag dumaan yung 1,000 years, sila nandito lang sa lupa. No? Sila yung magtatanim at kanyang dinastify na sila Adan at Eva, sila yung nagbungkal ng lupa. Pero alam nyo, wala sa Bible yun eh. Ito, this is the New World Translation in Tagalog, Biblia mismo na translation ng mga saksi. Babasahin ko sa inyo kung sino ang gumawa ng Garden of Eden, sila Adan at Eva ba on Diyos. Sabi dito sa Genesis chapter 2 verse 8, gayon din, ang Diyos na Jehovah ay nagtanim ng isang jardin sa Eden. Sino po ang nagtanim ng jardin ng Eden? Ang Diyos na Jehovah. At ang tao ay kanyang nilagay doon. Sa verse 15, at kinuha ng Diyos na Jehovah ang tao at inilagay sa jardin ng Eden. So, sino po ang gagawa ng Garden of Eden? Tao ba? Sinadan at Eva ba? Hindi po. Sabi mo ng kanilang translation mismo, ang Diyos na Jehovah ang gumawa ng Garden of Eden? Diyos ang nag-prepare noon kasi perfect ang Garden of Eden. So, it is God the Creator who should be the one who will do this. Hindi niya pagkakatiwala sa tao. So, nung nilagay, natapos yung Garden of Eden, tsaka niya inilagay yung tao to maintain it. Wala namang problema ron. Ngayon, sa saksi sa kanilang interpretation, sa 1,000 years, pag pumasok na yung millennium, yung mga liligtas sa Armageddon, sila ngayon yung magbubungkal ng lupa at magtatanim ng paraiso. Sila ang gagawa, magtatanim ng paraiso. Samantalang sa Bible, sa Seventh-day Adventist belief, based on the Bible, before 1,000 years, God, Jesus Christ will come back for the second time. Aakyat tayo sa langit, temporary for 1,000 years. Matanggal din yun, 1,000 years. Sabi niya, anong gagawin niyo sa langit? Sabi niya, dapat dito lang kayo sa lupa dahil ang langit belongs to Jehovah. Sabi niya, belongs to God sa Awit 115. Ang langit para sa Diyos lang yan, ang tao para sa lupa. Naisip ko, kung ganun lang pala, bakit sa inyo may 144,000 sa langit? Kasi sa saksi, dalawa ang salvation. May 144,000 pupunta sa langit. Tapos yung iba, dito sa lupa. Di na, wala nang 144,000 pupunta sa langit.
Kaya ang question niya, naarinig ko, sabi niya, paano masasabing ni-restore na ninyo yung original na plano ng Diyos? Na dito sa lupa, hindi daw tayo kasang-ayon na restoration. Ang totoo niyan, sila ang, yung interpretation nila, ang hindi kasang-ayon. Kasi mas tumutugma ang belief ng Adventist dun sa binasa niya sa Awit 115 na ang langit belongs to God. Kasi darating ang time sa ating mga Adventist, wala sa atin yung may 144,000 na maiwan sa langit. Lahat tayong mga Adventist, we believe that all mankind, batay na rin sa sinabi niya, lahat tayo dito sa lupa rin eh. Pagka binalik na ng Diyos ang paradise here on earth. Sa kanila, pagdating ng time, meron sa langit na mga 144,000, meron sa lupa. So hindi na restore yung original na plano ng Diyos sa doctrine and theology ng Jehovah's Witness. Kasi wala namang plano ang Diyos na ang tao mapunta sa langit na doon tumira permanente. Tayo, akin sa langit, 1,000 years lang sila, yung 144,000, permanente. O, sino ngayon ang mas malapit sa original na plano ng Diyos sa kanyang kaharian? Sino ngayon ang nangangaral ng kaharian ng Diyos ayon sa tamang interpretation ng Bible? The Seventh-day Adventists or the Jehovah's Witnesses? Sila, 144,000, permanent sa langit. Sa atin, pupunta lang sa langit kasi si Satanas, sabi sa Revelation, chapter 20, verse 1 hanggang 10, ang mananatili dito sa lupa, maiiwan na tiwangwang ang lupa during 1,000 years, ang matitira dito si Satanas at ang mga diablo. Yun yung sa kalaliman na sila'y ibubulid. Ngayon, iniisip ko, kung tama at susundin natin yung interpretation ng saksi, pagkatapos ng Battle of Armageddon, sila ngayon ang titira ngayon dito sa lupa 1,000 years. Ang sabi ng Biblia, sa loob ng 1,000 years, si Satanas nasa lupa. Tingin ko, may bayan ba ng Diyos na titira sa lupa kasama si Satanas? Siyempre, wala. So kung ang pag-uusapan is kaligtasan at bayan ng Diyos at tamang interpretation sa Bible, mas tingin ko mas tama ang Adventist. Kasi sa Adventist, during pagkat pumasok na yung second coming, tapos yung 1,000 taon na paghari ni Kristo, si Satanas maiiwan sa lupa, pati mga demonyo, walang tao. Sabi niya, mga saksi maiiwan, so kasama si Satanas. Tayong mga Adventist, kasama natin ng Diyos sa langit. Sila ang kasama si Satanas. Parang hindi ata tama yun. Dapat, pare-pareho tayong kasama ang Panginoon. Kasi bayan ng Diyos tayo eh, di ba? Bakit masasamahan mo si Satanas kaysa sa Diyos? Kaya ibig sabihin, after 1,000 years, hindi, temporary lang naman po yun. At nasa Bible din po ang dahilan kung bakit pupunta ang mga Adventist sa langit, hindi po manirahan ng permanente. Mas mamang problema nga po yung interpretation ng saksi na 144,000 mamang permanente sa langit. Wala sa plano ng Diyos yun. Ito po ang nasa Apokalipsis chapter 20 po. At nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit at taglay ang susi ng kalaliman at ang isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang original na serpiente na siyang Diablo at Satanas, at ginapos siya sa loob ng 1,000 taon. Ayan. At sabi sa 4, at nakakita ko ng mga trono, may nakitang trono, at may mga nakaupo sa mga iyon, at binigyan sila ng kapangyarihang humatol. Oh, nakita ko ang mga kaluluwa niyo, ang mga pinatay sa pamamagitan ng palakol dahil sa patotoo na kanilang binigay kung tungkol kay Jesus at dahil sa pagsasalita tungkol sa Diyos. At sabi sa verse 5, at ang iba sa mga patay ay hindi nabuhay hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay uli. Therefore, ano pong gagawin ng mga aakyat sa langit sa loob ng 1,000 taon? Sila daw po ay pinagkaloobang umupo sa trono upang bigyang kapangyarihang humatol. Sabi ni Pablo sa 1 Corinto 6:5, hindi ba hahatulan natin ang mga anghel? Hindi ba hahatulan natin ang sanlibutan? So pagkatapos ng ating gagawin paghatol sa 1,000 taon, tsaka tayo bababa sa lupa after 1,000 years. Hindi para samahan si Satanas. Dahil unang-una, bago tayo bumaba sa lupa, sisiguraduhin ng Diyos na lilipulin niya si Satanas. Kaya sabi sa verse 10, at ang Diablo na nagligaw sa kanila ay inihagi sa lawa ng apoy at asupre na kinaroroonan ng kapwa na mabangis na hayop at bulaang propeta. So, ibig sabihin, hindi plano ng Diyos ng kanyang tunay na bayan makasama si Satanas sa lupa. Ang gusto niya, makasama natin siya kung hanggat maaari, kahit sandaling panahon sa 1,000 taon sa langit para hatunan na ang mga anghel at ang sanlibutan. Tsaka tayo, ibababa sa lupa na prinepare niya. Siya mismo ang gagawa ng paraiso. Hindi tao, hindi kung sino man. Ayon na rin sa Biblia kasi siya ang gumawa ng Garden of Eden. So yun ang tamang interpretation ng preaching of the kingdom sa New Testament. Now, nabanggit niya yung sa 10 commandments. Ano? Yung sabi kasi niya,
yung daw Ten Commandments, ito daw po ay bahagi ng lumang tipan. At tayo daw nasa bagong tipan. Yung Ten Commandments, lumang tipan. Ang pinagtataka ko nga po, gaya ng binasa ko kanina nung huli, nung ako po yung huling nagsalita, bakit kung ganon, dapat ang mga saksi ni Jehovah ay sumasaludo na sa bandera? Kasi ang sabi nila, sabi rito sa kanilang yearbook, the reason kung bakit sila hindi sumasaludo sa bandera ay dahil ito ay nabagsa utos ng Diyos. Actually, dito sa kanilang libro, maaari kayong mabuhay magpakailanman sa paraiso sa lupa. Dito po sa page 203. Ano ho? Page 215 ng kanilang libro, 215. Ito yung ginagamit ko nun sa Bible study.